Hi everyone! So, kwentuhan muna tayo ngayon. Nakagat ka na ba ng aso o pusa? Anong first aid ang dapat gawin? Saan sila dapat dalhin? At magkano ang gastos pag nakagat ng aso o ng pusa? But before that, kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and click the bell button para ma-notify ka sa aking bagong upload. And also, do not forget to comment down below in case na meron kang suggestion or question. Na-experience mo na bang makagat ng aso o ng pusa or kahit sinong member ng family mo? Ang kwento ko ngayon ay based dito sa aking experience, although I am very thankful na hindi ako yung naka-experience ng makagat at never pa akong nakaka-experience at lalong-lalong na ayoko ma-experience ang makagat ng aso at ng pusa. But, sad to say, so, dalawa sa members of my family ang nakagat ng alaga naming pusa. Ito yung father ko at yung pamangking kong 8 years old. So, paano bang nangyari? Yung pusa namin, since na nagbibinata, although ano siya, alagang bahay siya, never siyang lumalabas ng bahay, pero since na medyo binatilyo na, so nakakakita siya ng mga pusa sa labas, so parang gusto niyang lumaboy. E nung time na yun, before kasi, ano lang yun, pasilip-silip lang yun sa bintana, never talagang lumalabas ng pintuan namin. E nung time na nagkaroon ng topak yung pusa namin, nakalabas siya ng pinto and then narinig siya ng father ko na meron siyang kaaway na pusa. So, nung time na yun, totally ayaw nilang palabasin yung pusa kasi bagong paligo. Pero since na nakatakas nga at meron inaaway at inaaway siya ng pusa, so ang tendency ng father ko is yung paghiwalayin sila. So, binubugaw niya using the stick para magkalayo sila and then umuwi ng bahay yung pusa. So yun nga, so nung pag-atras ng pusa namin, dumaan siya dun sa paanan ng father ko and dun na siya in-start na kagatin. And sad to say, maraming kagat yung father ko, so sa mga gilid ng paa, dun sa ilalim. Basta medyo maraming kagat yung father ko. So, ewan ko lang, yung instinct, alam mo yun, na may na pinapupunta ko dun sa bahay, yun pala yung madadatnan ko. And ang ginawa ng father ko, since wala naman siyang ibang kasama sa bahay, kundi yung apo niya na 8 years old, so, sinabon niya maigi, running water, maraming beses, and then, ano niya, soap. So, yun, continuous yung ano niya, yung linis niya. Nung time na dumating ako, nililinis na rin niya ng betadine. Eh, Sunday yun. So, tinawagan ko yung sister ko na nagpapa-laundry near our area. And then, bigla siyang napauwi. And then, of course, inisis namin talaga na kailangan siyang madala sa hospital para ma-injectionan. And then, since na malapit kami sa Rizal Medical Center or dun sa may provincial,
But before that kasi, iniisip namin kung ano yung mga pwede namin puntahan. So, yung mga kinonsider namin is yung Alfonso sa May Rosario City Hall. Pero no time na yun kasi is closed dahil Sunday nga siya. And then, sa Provincial Hospital, ito nga yung sa Rizal Medical Center. So, doon kami nagpunta, nag-taxi kami. So, proceed kami sa emergency. In fairness naman sa Provincial Hospital, ang facilities nila is laki ng improvement. And then, ano siya, aircon. Yun nga lang, napakadami talaga ng pasyente. At talagang dinadayo siya sa mga galing sa ibang mga Rizal. Kasi nga, government, so medyo mura yung rate nila. So, ang first aid na ginawa ng nurse sa kanya is yung injection for the skin test. So, mga, dahil nga maraming pasyente. So, medyo nagtagal ng konti. So, since nawala namang reaction yung skin test niya, so, afternoon, tinurukan siya ng pang anti-tetano. So, tig-isa. Anti-tetanus, tig-isa. Tapos, ano, bali, dalawang set ng injection yung itinurok sa father ko. So, dalawa dito, dalawa dito. Ang medyo disheartening lang yung masakit sa puso is kailangan injectionan lahat ng merong kagat doon sa gilid ng sugat. So, kahit hindi ako yung ini-injectionan, nararamdaman ko, parang ako yung napapapikit. Although, yung dito sa braso, wala namang reaction ng father ko. Pero yung sa sugat, nakita ko siya na medyo napangiwi. Kasi, ano yung madami nga eh. Siguro, mga 4 or 5 ano yun. So, imaginein mo, lahat yun kailangan injectionan. So, habang nandun kami sa hospital, tumawag naman yung anak ng sister ko na panganay na yung kapatid niya, which may pamangkin, is kinagat naman siya ng pusa. So, ano naman yung nangyari doon? So, ang kwento noon is magsasoli siya ng bote ng RC since na yung pinaka second door is nakalock, eh gustong lumabas ng pusa. Pero na-frustrate siya dahil hindi siya makalabas. Ang ginawa niyang revenge is inatake niya rin yung pamangkin ko na 8 years old. So, ganun din. Sa paa din yung ano niya, yung kagat niya. Pero, but na lang naawat siya ng kapatid niya. Tapos, yun nga, ang nangyari, yung kapatid ko, which is yung mom nila, so, siya muna yung umuwi sa amin. Tapos, ako na lang nagmantay sa father ko. And then, tapos ano, since ayaw na nga namin siyang dalhin sa provincial, dahil fourth nandun yung father ko, hindi namin sinasabi sa kanya pa na kinagat siya ng pusa. Eh, favorite apo pa naman yun. Tapos, yung sa Alfonso naman, yung malapit din sa amin, walang available na animal bite. And then, second, nagpunta siya ng Tri-City Hospital, which is a private hospital. So, ang estimate dun pala per turok, gagastos ka ng 10 to 15,000. So, medyo mahal. So, sabi ko, sige, punta na lang sa Pasig City General Hospital o PCGH. And so far, luckily, meron ng animal bite dun sa hospital. So, nung nakauwi na kami, so, instruction sa mga tao sa bahay, wag mo nang sasabihin sa father ko kasi baka mag-worry. Tapos ako, after ko mahatid yung father ko, proceed naman ako sa PCGH para naman i-assist naman yung kapatid ko sa kayong pamangkin ko. And
again, yung first aid na ginawa ng pamangkin ko na matanda, although ano lang yun, 13 years old lang yun, is hinugasan din maiki yung lahat ng sugat tapos sabon. Tapos nilagyan niyang ano, nagpalagay siya ng betadine. And then, so far, nung dumating kami doon, late in the evening, walang gaanong tao sa emergency hospital. So, na-assist agad kami. Ang injection na ginawa sa kanya is dalawa rin eh. Dalawa-dalawa. Pero hindi na tinurukan yung mga sugat. Now, pagdating sa gastos, sa RMC, ang binayaran namin doon ay 1,800 para dun sa father ko. But since na senior citizen siya, so nasa mga 1,600 na lang yung binaya namin. And then, dun naman sa kapatid, pamangkin ko, ang binayad niya sa PCGH, nasa mga 400. And then, afternoon, yung second visit namin, so pareho na sila, sabay na sila doon sa PCGH, ang dalawang turok pa rin, dalawa sa left, dalawa sa right. And so far, ano yan, hindi naman umiiyak yung pamangkin ko sa turok. Ang binayaran lang namin dun is yung sa father ko, 60 pesos. And then, yung sa pamangkin ko, nasa mga 75, mga ganun. And then, kanina nga, bumalik ulit kami pang third day na namin kanina. So, nagpunta kami ng PCGH. And, sad to say, walang available na vaccine na, ano, yung sabi nila na free o provided ng local government. So, ang option daw is mag-over the counter na nasa mga 1,800 yung vaccine. Eh, masyadong mahal yun. So, ang ginawa na lang namin is nagpunta na lang kami sa City Hall and sa fifth floor ng Pasig City Hall. And luckily, walang gaano, walang pila, at saka meron available na vaccine. So, hindi kami inabot ng 5 minutes. Ano lang eh, tapos na agad kami, nag-ano lang kami, list down ng pangalan ng pasyente. Tapos, bili ka lang ng needle. Ang binayaran ko dun sa karayom, dalawa is 30 pesos. And then, yun, turok na yun. Ano, and then, tig-isa na lang. Tig-isang braso. Same with my, ano, pareho lang sila yung pamangkin ko and yung father ko. And yung ika-fourth injection namin, mga by November pa, November 19. So, yun. Ano yung bottom line dun? Siyempre, thankful kami na hindi gaano serious. Although yung si father ko medyo malalim nga yung sugat. And thankful naman kami. Nakuha naman siya sa medicine. So, pag nakagat nga pala kayo, merong dalawang gamot, klaseng gamot na ibibigay sa inyo. Isa yung pang pain reliever, iinumin mo lang siya kung meron ka lang napipil na pain. And second is yung pang anti-tetanus. Ito, every 8 hours mo siyang iinumin. Tapos, in 7 days. So, kailangan daily, hindi mo mamimiss yung pag-inom. Same with my pamangkin. Na pang ano naman siya, pang bata, pero almost the same siya, pain reliever and then anti-tetanus. And ito yung ginawa ng kapatid ko. So nagkaroon siya ng nung time na umuwi siya, so doon sila ng pusa doon sa kwarto, sa kama, ang kanilang scenario. So nag heart talk sila, eye to eye talk, na kinausap niya yung pusa namin. Ang sabi niya na bakit mo ginawa kay Papa yun? Hindi mo ba alam? Di ba si Papa yung nag-aalaga sa'yo, nagpapakain sa'yo, nagpapainom sa'yo? Tapos bakit mo ginawa yun?
Tapos ang reaction daw ng pusa sa kanya is yung lumilingkit, dahil parang yung habang nakikipag eye to eye sa kanya, yung parang nagsasorry. Eh kasi yung pusa namin na yun, mahilig yung tumabi sa father ko. Ano yun eh, asa kaya bantay ng father ko yun. Nung time na may sakit ang father ko, never yun umaalis sa tabi niya. Tapos ano, yung kwento naman ng father ko, nung time na tutulog na siya, tinabihan daw siya ng pusa, eh galit daw siya. Pinababa niya. Nyalis ka dyan, baba ka dyan. Tapos bumaba naman siya sa kama. Tapos tinabihan siya ng father ko, huwag ka dito sa kwarto, lumabas ka dun. Eh, yun parang nakakaintindi. Tapos lumabas nga siya. Doon siya sa may labas ng pinto. So, pag ano, labas niya raw ng room, nandun daw nakahiga doon sa may tapat ng hagdanan. Yung tipong nakakaintindi. Tapos ano, eto, slowly, ano, nag-a-attempt siya na matulog ulit sa tabi ng father ko. Which is, nagtagumpay naman siya kasi nag-picture yung kapatid ko na, ate, tignan mo si Mimin. Ano, tabi na naman sila ni Lolo matulog. So, ngayon, nung nag-google ako, ano ba, bakit nagkaganon yung pusa namin? So, since na, alam mo, yung hindi pa sanay kung paano makipag-communicate ang pusa sa tao. So, siguro na-frustrate yung pusa na hindi maintindihan ng mga tao sa bahay na ang gusto niya lang sabihin ay gusto niyang lumaboy. Kaya ngayon paggabi, ano, pinapayagan na lumabas sa bahay, kaso medyo ano eh, gabi lumalabas. Eh one time, nung first time na lumaboy sa gabi, umuwi daw ng umaga, dire-diretso agad dun sa pagkain niya, saka uhaw na uhaw, saka ang daming sugat. So, sabi ng kapatid ko, oh, ayan, yan ba ang gusto mo? Yung akala mo tayo eh. Sarap-sarap na ng buhay mo dito, kakain, tutulog ka lang. Gusto mo, lumalapit ka pa. Eh, kaso, ganun talaga, animal instinct eh. So, paggabi, pag nakikita niya yung mga pusa sa labas, gusto niya rin ano, lumabas. Tapos uwi na siya ng ano, umaga. So, sa ngayon, hindi pa namin siya nabibigyan ng vaccine. So, naghintay kami ng project from the local government para mapavaccine namin yung pusa namin. Para hindi kami mag-worry na just in case, which is ayaw na namin mangyari ulit na umatake na naman siya. Siyempre, nung nalaman mo, kasi ang magiging reaction mo agad, na napamigay mo na yung pusa na yan, ilikaw mo na yan. Eh, syempre, pag animal lover ka, hindi mo siya totally magagawa. Parang bibigyan mo pa rin siya ng chance na huwag na niyang uulitin yun. And so far, yun nga, last session na ng turok namin by next month. So, in case na meron sa inyo, kung in case na ikaw o yung any members of your family ang makagat ng aso o pusa, huwag niyong ipapawalang bahala. SOP, kailangan dalin agad sa hospital kung walang pera. Pumunta sa local hospital o government hospital. And buti na lang sa amin sa Pasig, medyo very thankful kami dun sa local government kasi very efficient at saka ano eh, ang laki-laking improvement na ng hospital system namin pagdating sa facilities, sa mga doctors, sa nurses, unlike before na maraming complaint na masisungit, madumi, ganun. But now, totally opposite. And then, sabi ko nga, ano eh, now ngayon, ang hospital sa Pasig is affordable na. Hindi ka na ganun magwo-worry
ng pambayad. Pero hindi ko ina-attract na magpunta ulit ng hospital. So, that's all for now. I hope meron kayong, kahit papano, meron akong naibahagi sa inyo na pwedeng makatulong sa mga tao na nakagat ng aso o ng pusa. Again, huwag niyo pong ipagpa sa walang bahala. So, priority niyo po yan. Kay kalmot lang po yan. Mas mabuti na po na maagapan kaysa mamatay kayo dun sa mga bagay na dapat na aagapan pala. So, that's all for now. And again, please, if you like this video, please don't forget to like this video and also to share dun sa mga taong alam nyo na merong ganitong concern. So, that's all for now. Bye!